Okay, hello Kablabs. So, kalalabas ko lang po ng work, 4:11. Dapat ang out ko po ay 4. So, nakakapagod mga Kablabs, oh. Kitang-kita nyo naman, haggard na haggard. Katapos ko lang, bali ang schedule ko ngayon mga Kablabs ay every Saturday, 8 to 4 ako every Saturday. Yung 8 to 2, usual yon. Yung papaliguan namin sila, papakainin, reposition, etc. And 2 to 4, ang trabaho ko niyan, usually, ewan ko ba, naging sukoy na nila ako sa pag-ano. Kine-check ko yung mga nails nila. So, hindi ako mapakali na kailangan itong residence na to, matapos ko yung nails niya. Ginawa ko yung nails niya, 10 minutes na lang bago mag-uwian. Eh, nung gagawin ko na yung nails niya, paglabas namin ng room, dumating yung anak. Sabi ko, okay lang, kahit nandiyan na yung anak. So, habang nilinis ako yung nanay niya, nakatingin siya. Okay lang, kasi sanay naman sa, ano, sa Israel kasi na sanay naman makipag-usap sa mga amo namin. So, ito yung sundo natin. Hi, be. Nagre-review po siya sa kanyang upcoming theory test. So, ayun, yun lang. Iba yung pakiramdam na natapos mo yung trabaho mo kahit na late ka nang lumabas. Drivers, riders, wanted. So, natutuwa ako mga Kablabs kasi, yun nga, hindi ganun pa hirap mag-apply dito. Walang discrimination pati. Kahit na wala kang experience, okay lang. Sila lang yung magtuturo sa'yo. Hi Kablabs! So, nandito po tayo ngayon sa gasolinahan dito po sa UK. Tuturuan namin kayo kung paano maglagay ng gasoline. Bago tayo maglagay ng gasolina, ano yung mga pwedeng i-consider, be? So ngayon po, saan tayo pupunta ngayon, be? Sa Domino's Goring Baisi. So anong gagawin natin doon? Mag-a-apply po tayo sa Domino's. Bilang? Delivery driver. Kasi po, di ba yung trabaho niya sa Amazon ay 6 hours lang siya doon. Dito, ang kagandahan po kasi dito sa UK, ikaw yung mananawa sa trabaho. And hindi naman sa pagiging ano, syempre, yung 6 hours kasi kulang yun sa budget. A few minutes later. Okay, so nakababa na po kami mga Kablabs. Ito na po yung Domino's Pizza. Okay, so hindi na po ako sumama mga Kablabs. Nasa loob na si Be. Diyan siya pumasok sa loob. Ito mga Kablabs, yung unang punta niya, nandito siya kahapon eh. Interview na siya kahapon. Ngayon magpapasa na lang siya ng requirements. Kahapon daw, wala pa rin ito yung sabi niya. Drivers, riders, wanted. Sana pala kinuha ko yung susi ng ano, kotse. Doon kami nag-park, oh. Wala akong jacket. Okay, so bumalik ako Kablabs. Dito ako sa kotse kasi ang lamig. Yan, dito na lang ako mag-aantay. And tanongin natin si Be kung kamusta siya. Kamusta nga ang kanyang pag-a-apply. So, natutuwa ako mga Kablabs kasi, yun nga, hindi ganun pa hirap mag-apply dito. Walang discrimination pati. Kahit na wala kang experience, okay lang. Sila lang yung magtuturo sa'yo. So, ayan po yung Domino's mga Kablabs. Diyan na si Be. Nakangiti siya. Mukhang positive ba? Parang ganda ng hiti natin ah. Ano, kamusta? Inano yung mga documents, pinrink niya. Pinasa niya sa general, pinaka general manager. Tatawagan na lang daw niya. Ano yung mga requirements, be, pag mag-a-apply, usually? Number one, ito, BRP. Residential permit. At saka ito, passport. Big net ang tawag yan. Tapos, license. Driver license. International kasi yung gamit ni husband. Ipakita mo sa kanila yung international license. Mm-hmm. Yan yung tsura ng international license. Pilipinas ko po ito kinuha bago ako umalis. Yan. Okay, so magkano bayad mo dyan, be? 8,000. Good for 1 year. Okay, and then kailangan natin ang bank account. Kasi dyan, papasok ang iyong sahod. Tapos, MOT. Ganun lang pala ang pagkuha ng certificate. At tinuruan kanya? Si Rush niya? Dito, binuksan niya marshmallow. Yan, tas yun, motor insurance. Yan, certificate of motor insurance. Kinuha niya, di. Okay, so yung marshmallow po, yun po yung pangalan ng insurance namin, mga Kablabs. Yun kasi yung mura, pinakamura dito. Certificate of motor insurance, marshmallow. Okay. I-screenshot ko na para. Alright. Then, ano pa, be? Proof of address. So, ang binigay ni be ay yung council tax. Binirikling niya to. So, may tanong ako, be. Sa Amazon ba at dito, ano yung napapansin mo? Meron ba silang medical? Wala. Wala. So, yun ang kagandahan, mga Kablabs. Wala rin exam. Wala rin exam, ganun. As in, ano na talaga, no? At pag may medical pa tayo, eh, nag-IOM na nga, may IOM certificate na nga tayo sa Pilipinas. Pumuha na nga tayo ng TB test. Yun ang pinaka, ano natin.
Pero 'di ba, syempre sa ibang bansa or sa pinagmulan natin, every time na mag-a-apply ka, laging merong medical. Okay, so 'yun lang po mga ka-vlogs. Update namin kayo kung kailan siya magi-start. Pero hindi ko 'to ilalabas hangga't di siya nagii-start kasi alam niyo naman ako. Gusto ko pang naglabas ako ng vlog, gusto ko sure na. Sabi pa niya pala, hindi lang ako dito mapapa-assign, maybe hala sa other branch, Littlehampton or sa warding. Hala. Isang beses lang daw 'yun mangyayari. Ah, pag may absent na. Be, yung schedule mo ba talagang 5 to 9? Hindi ka nag-request? Wala, yun lang sabi ko, alas 2 hanggang... Kasi be, hindi mo yata ako pwedeng ihatid kasi ang plano ni be, di ba ang pasok ko ay... Wala, may GPA. 7:30. Oo, napanood ko yun, binasa ko yun kasi di may pina-fill up sa kanyang mga forms. So nakalagay doon, may GPS na binibay sa kanila para ma-detect kung nasaan sila, mga nati-deliver. I think bawal. Kaya nga. Basta ano, nakatambay lang dito. Ay, nakakainis ako. Kasi kaya pinapa-download yung ano natin eh, yung QR code. Sinabi ba sa'yo? Oo. I mean, sinabi mo ba yung problema mo? Hindi, siya na daw bahala pag mag-download ng pagkakasimula na. Okay. Kailangan daw meron. Okay, next naman nating agenda today mga ka-vlogs ay magagasolina tayo. Ituturo namin sa inyo kung paano magasolina kasi noong bago kami magkaroon ng sasakyan, nanood ba kami talaga ng YouTube? Sabi ko, wala akong makitang Tagalog. So, ang title natin ngayon, paano magasolina sa UK? Kasi, syempre given na yon or hindi naman kasi lahat tayo alam na agad natin yung ways sa isang bansa na pupuntahan natin. So kaya tuturuan namin kayo kung paano mag-gasolina, magkano ang gasolina dito. Yun. Tara. Tara na. So yun na yung Domino's mga ka-vlogs. Oh. So yun ang sahod ni Be, 10.50 per hour. Nakita nyo yun agad. Here we go with the same old thing. Like I said something. Just to ruin your mood and clip your wings. Hindi tayo bumili ng pizza. Gusto ko sana mag-pizza. Hindi mo ko binilhan. Bago na. Sagsahod. Wow! Sagsahod. Siguro nasa loob ka ng 30 minutes. Lahat-lahat. Pati yung una mong punta. 30 minutes ka nang ipag-usap sa kanya. Tagal niyo. Kala ko, yung manager na babae. Laki pala. Kasi ang pangalan ba nga ka-vlogs? Pani. P-H-A-N-I. Pani. Indian. Ang mga Indian kasi mga ka-vlogs, ano sila? Talagang nire-refer talaga nila mga kalahi nila. Magaling sila. Yung nag-refer sa asawa ko sa Amazon, Indiano yun eh. Indian, yung katrabaho ko. Maano sila, matulungin sila. Yun ang napansin ko sa lahi nila. Talagang kahit na hindi nila kalahi, eh what more kung kalahi pa nila, di ba? So, syempre, pag kalahi mo, may applyan dito. Ganun sila. Marami kasing Indiano talaga dito, mga Indian national. Mas marami pa sa lahi natin. Ang lahi kasi natin more on sa hospital eh. Tsaka sa nursing home. Pero mas marami ang nurses dito sa UK. Okay, so nandito po tayo sa Tesco Extra. Dito po kami lagi nagagasolina. Yun po yung Tesco na groceryhan. Dun. So, di ba sabi ko sa inyo, doon sa mga previous vlogs ko na ang mga groceries dito, mayroon silang sariling gasolinahan. Wow! So, tuturuan tayo ngayon ni Be, paano mag-gasolina. Tuturuan mo kami, Be, ha? Kaya tuturo mo sa mga ka-vlogs. So, bago tayo bumaba mga ka-vlogs, ito yung laman niya. Bali na, nabawasan siya ng 4. So, nung mga previous week, mga ka-vlogs, ay 19 pounds. So, tingnan natin ngayon. Kasi meron kami mga pinunta nung nakarang araw. Yan, so, baba muna tayo. If you made me feel like you were queen and I were king. Hi ka-vlogs, so nandito po tayo ngayon sa gasolinahan dito po sa UK. Tuturuan namin kayo kung paano maglagay ng gasoline. Bago tayo maglagay ng gasolina, ano yung mga pwedeng i-consider, Be? Alamin siyempre natin yung ano yung gas ng ating sasakyan. Kagaya dito, ang akin ay petrol. Petrol ang tawag dito sa Pilipinas. Unleaded siya, kulay green. Unleaded siya. Wala namang special dito, yung kulay pula ang ano sa atin ng gasolina. Wala. Diesel at petrol lang dito. Diesel at unleaded. Okay, so paano malalaman? Ito, kulay green siya, ang hose. Ano yung kulay green? Unleaded. Okay, so anong ibig sabihin ng diesel? Sa Pilipinas, pareho lang din siya, diesel din. Diesel din. Tapos, bago kayo maglagay, self-service kasi dito. Walang gasoline boy. Yeah. Insert ng ating card. Yung na-tribute. Okay, yan. Binabasa pa niya mga ka-vlogs. So, nabasa na niya. Visa card. Yung ating... Enter PIN. Enter PIN. Make sure na hindi tayo magkakamali sa PIN number mga ka-vlogs. Tapos remove your card. Okay. Ayan.
tinangyaan ka itong nozzle. Yan. Tapos, ayan na. Ilalagay dito. Self-service po dito mga kabilabs. Bago tayo maglagay, mini-make sure na muna kung may laman yung ating ATM. Nag-automatic po siya mga kabilabs. Once na napuno na siya, nag-i-stop na. So hindi kayo makangamba na baka mag-overflow yan. 25 ngayon mga kabilabs. Nag-automatic siya eh. Puno na. Okay, so yan, kung gusto mo ng print, yung receipt print, so i-yes mo lang, hindi yan, ano, touchscreen. So yun na, 25 tayo ngayon mga kabilabs. Sayang, card mo, scan, patay may points. Ba't ngayon mo lang pinaalala? So hindi ko po na ipakita sa inyo mga kabilabs, yung card, yung membership card ko. Tsaka, di ba ilang beses ka pupunta sa Domino's? Yun. Hindi, tsaka ano, nagpunta tayo ng Goring, yung birth ng anniversary. Okay, so para ma-monitor namin ang gasolina namin mga kabilabs, unang ginawa namin, naka-ano po ako, seatbelt. Ayoko lang kasi na naka-bandara dito. Nung bago pa lang yung kotse, nag-ano kami, nag-full tank. Yan, so hindi ko, i-reverse natin ang camera para hindi kayo nakatingin sa mukha ko. So as you can see mga kabilabs, yan o, full tank siya. Yan. And hindi ko alam kung kayong may mga sasakyan, ganito rin ba yung ginagawa nyo. So, nung bago palang bili itong kotse, ang ginawa namin, nag-full tank kami. Then, every Saturday, kung di ako nagkakamali be, Saturday din tayo nag-full tank, ano? Every Saturday din nag-full tank kami para ma-monitor namin yung gano'ng konsumo sa isang linggo. Oo. So, nung mga nakaraan? Nakakaalam ko, mag-full tank, kahit kung nasa Pilipinas pa ako, mas malipit sa gas. Kasi yung pabanto-banto ko ng 100. Pabanto-banto ko ng 1 litro, 2 litro. Mas maganda na yung full tank ka ito maglalagay. Oo. Tsaka mas monitor mo. Monitor kasi namin eh. Dito mga nakaraang linggo, pumapatak na 19. Yan, hindi tumataas ng 20. 20 pounds ang every week na gastos namin, expenses namin sa gasolina. Pero this day, nakita nyo naman, 25 kasi diba nung anniversary namin, kami nagdagat. Tapos nitong mga nakarang araw, nag-a-apply si Be doon sa Domino's Pizza. Yun. Kaya medyo malaki ngayon. Pero usually, nagre-range lang siya ng 20. So yun ang kagandahan mga kabilabs. And ito na, nandito na tayo sa bahay. Ganun lang kalapit yung gasolinahan at yung groceryhan dito sa aming bahay. Dito na kami. So I hope nag-enjoy kayo sa ating vlog for today. Ano po ito? Raw vlog. Wala po itong plano. Bigla ko lang naisipan na i-document yung ganitong mga changes or mga experience namin ngayon as bago pa lang dito sa UK. Sinishare lang namin sa inyo mga kabilabs kasi alam namin yung feeling na bago pa lang dito. Hindi namin alam kung paano mag-gasolina, paano ba mag-apply ng trabaho, mga ganon. So, yung nga nung una. Pag kami nag-gas, wala pa kami sasakyan, tinitingnan namin kung paano mag-gas. Pagka kami na, may planong bumili, hindi na pasyungasyong na. Tsaka dito po kasi, more on automatic sila. So, gusto rin namin ipakita sa inyo para aware na kayo. Ayun, so dito na po namin tatapusin ang aming vlog. Thank you, Be. Salamat sa pagsundo. Salamat din sa pagsama, sa pag-apply ko. May naitulong ba ako? Tingnan nyo mga kabilabs, kahit Saturday, pwede mag-apply. Saturday tsaka, na pala. Tsaka, oras na kami nagpunta. After na out ko. Alas 4 na mahigit. Oo. Inaano pa rin nila, tinatanggap pa rin nila. Walang oras sila, basta... Yun ang maganda dito sa UK. Sa atin, pagka ganung oras, di ka natatanggapin. Mag-apply. Oo. Tapos nakakuroks lang ako. Pero sabi sa akin ng manager, nagsisimula na raw ako, bawal na yung Crocs. Dapat sapatos na. Siyempre. Tapos naka-uniform ng Domino's. Proper, ano ka dapat, attire. Kasi yung maghahatid sa customer. Bye-bye po. Okay, God so, bless po sa atin lahat. Before we end this video, kung sa tingin nyo nag-enjoy kayo or may natutunan kayo, please don't forget to hit like and comment na rin po kung meron kayong suggestion, kung meron kayong mga katanungan or anything po. Nagbabasa po kami, though hindi ko lahat ma-replyan, pero nagbabasa po kami. Pinag-uusapan namin yung mga comments nyo po, mga kabilabs. And ayun, don't forget to like this video as well. And subscribe and ring the notification bell para mas lalo kayong ma-update sa buhay namin dito po sa UK. God bless! God bless! Bye po! Mabush!
Okay, hi Kablab. So, i-update lang po namin kayo sa application ni husband. As of today, meron pong training na ginagawa si husband sa online. So, parang module po siya na pag-aaralan niya yung tungkol sa Domino's. Kaya lang siya nag-start, sino naka-discover, yung history ng Domino's at ano pa yung be? Mission Vision. Oo, mission, vision, etc. Yung training yan. So, ito po yung online training. Welcome, what we do, rules, roles and responsibilities. Responsibilities bilang fire safety. Bilang driver po siya. Tapos, ibaba mo pa, be. Fire safety, code of conduct, keep it clean. So, my training certificates, ayan, yung mga yan, kung ano yung mga toppings, yan, etc. So, hindi na siya, ano. Ito po yung mga flavor ng ano, pizza nila. Oh, yung mga flavor ng pizza. Ayan. So, ano sabi sa'yo ngayon, be? Sabi po sa akin ni manager, simula na raw po ako sa Tuesday, sabi niya. Yun, congratulations! Ang ating schedule for 30 PM hanggang 8:30 ng gabi. Ayun. Tapos kinabukasan. After ng work ko sa Amazon, uwi dito, kahinga na konti, mag-deliver naman tayo ng pizza. Ayun. Sa gabi. Ayun. Doble kayo. Mahal kasi lahat dito eh. So ayun, yun ang update namin ngayon, Kablabs. So ganun lang kadali mag-apply dito sa UK. Ano be? Madali lang. Madali sa Domino's, tsaka sa Amazon. Yan ko lang sa iba. Base po sa mga naririnig namin, sa mga nandito na, na matagal na dito, eh ikaw daw talaga mananawa sa world. Basta wag ka lang maselan kasi iba napaka ano nila, iba namimili sila. Ay proud naman ako kay Hubby kasi do mahirap ang trabaho pero nag-i-enjoy siya. Actually, mahirap po yung trabaho sa Amazon. Mahirap. Siguro sa loob ng 6 hours, mga 2,000 steps ka. Kasi walang ginawa ko di lakad ng lakad. Ayun. Ganun ang trabaho sa Amazon. Pero sanay naman ako sa ganun trabaho. Kaya nag-i-enjoy siya. Mas gusto niya yung nahirapan siya. Actually, hindi man sa pag malaki. Dalawang beses ako nakakasama sa ano, sa Workers of the Day. Wow! Nung una, top 5 lang ako. Tapos kanina, top 2 na ako. Paano ba napapasama sa Worker of the Day? Ano siya? Pinakamabilis. Pinakamabilis? Oo, mabilis pala siya. Mana kasama. Kasi yung device namin, may oras yun. Yun, yung device na pambaril. Picking. Pag sinabing picking, ipinaprepare na namin yun sa isang pushcart. Tatanggalin namin sa cage, yung mga bags, lalagay sa pushcart. Tapos, lalagay sa staging area. Doon kukunin ng mga driver ng Amazon. Awa ng Diyos eh. Yan, pangalawa tayo. Hindi na natin patatagalin kasi ang dami natin topic. Ano lang to, update lang. So, congratulations, be. Thank you. Thank you for watching. Bye, mga kabilabs. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope.